Makalipas nga po ang ilang buwang pagkawala ay magbabalik na rin naman nga po sa Milwaukee Bucks ang isa sa kanilang mga superstar. Yan nga ang unang pag-uusapan natin dito. Nasasamahan ko na rin ang balitang magbabago nga po ng sentro ang Brooklyn Nets at ang balitang posibleng mauudlot ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Miles Turner. Kaya tara, halina't simulan yan. Bago nga tayo magsimula ngayon dito sa ating pangalawang pag-uusapan ngayong araw na ito ay bisitahin, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayo mga ina-upload na mga NBA balita doon. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan na mga taga Ilocos Norte, sa lahat ng mga taga Nueva Ecija, at sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga Pangasinan. Mag-subscribe mga idol, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa aking mga video. So tara, ipagpatuloy na natin to. Hindi nga naging maganda ang resulta ng huling dalawang laban ng Milwaukee Bucks ngayong season sa pagkatalo nila kontra sa mga koponan ng Toronto Raptors at Atlanta Hawks. Kaya hanggang ngayon nga po ay hindi pa rin sila makaangat-angat sa tuktok ng standings ng Eastern Conference. Pero kahit man nga po hindi pa rin ganoon ka-consistent ang kanilang mga laruan, ay malaki pa rin nga po ang tiwala nila sa kanilang lineup. May mga tinatago pa rin nga sila ngayong alas na ipanggugulat syempre nila sa kanilang mga susunod na makakalaban, gaya na lamang nga po ng kanilang sentro na si Brook Lopez na hindi pa rin nakakapaglaro sa kanilang team mula nang magtamo siya ng injury sa kanyang likod. Ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita, malaki pa rin naman nga po ang paniniwala ngayon na makakabalik pa rin ito sa lineup ng Milwaukee Bucks bago man magtapos ang season, gayong mabilis nga pong gumagaling ang kanyang natamong injury. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Makakapaglaro pa nga po si Brook Lopez sa kanilang koponan sa pagdepensa nila sa kanilang kampiyonato. Kaya hindi nga sila mamumroblema sa pagpapalakas ng kanilang front court, at mas pagtutuunan rin naman nga po ni Giannis Antetokounmpo ang paggawa ng puntos sa kanilang mga laban. Pumasok naman tayo sa ating sunod na storya dito sa balitang magbabago nga po ng sentro ang koponan ng Brooklyn Nets. Bakit kaya? Kasunod nga po ng malalamyang laruan ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laban na sinabayan pa ng pagkakadali ng tuhod ng kanilang superstar na si Kevin Durant, ay pinag-iisipan na nga daw po ng kanilang front office na gumawa rin ng move bago sumapit ang trade deadline sa darating na Pebrero. Napapansin na nga po nila na masyado nang humihina ang kanilang front court, kaya kinukonsidera na nga po nila ngayon ang pag-trade sa ilan sa kanilang mga big man, kagaya na lamang nga po ni Nicholas Claxton. Ayon nga po sa inilabas na balita, binabalakan na nga daw po nila itong i-trade, gayong marami rin naman nga daw pong mga koponan ang nagkaka-interest sa kanya. Meron naman nga daw silang pamalit kay Nicholas Claxton sa katauhan ni Dyron Sharp, na may ganda rin naman nga po ang pinapakita sa kanilang front court. As of now nga po ay nag-average si Claxton ngayong season ng 9.2 points at 5.5 rebounds per game, pero hindi ganoon kaganda ang pangangatawan, lalo pat parating nga po itong may tinatamong injury. At kapag na-trade nga siya ng Brooklyn Nets, ay maaari nga pong magkaroon sila ng bakanting pwesto na magagamit nila upang makakuha ng isa pang bagong manlalaro. Sa panghuling storya naman tayo, hanggang ngayon nga po ay isa pa rin si Miles Turner sa mga manlalarong gustong makuha ng Los Angeles Lakers sa loob ng trade market. Gusto pa rin nga po nilang makasungkit ngayon ng isang big man na makakatulong upang mapalakas nila ang kanilang front court. Sa katunayan, inaalok na nga po nila ngayon ang kanilang player na si Talin Horton-Tucker sa Indiana Pacers upang makuha lamang si Miles Turner. Ngunit sa kasamaang palad lamang mga idol, ay may posibilidad nga po na maudlot ang pagkuha nila sa kanya, gayong meron ngang hindi kaayang-ayang nangyari kay Miles Turner sa pagtatamo nito ng injury sa kanyang kaliwang
paa. Ayon nga po sa inilabas na balita, mawawala nga daw ito ng at least 2 hanggang sa 4 na linggo sa Indiana Pacers. Hindi rin naman nga daw po nila alam kung kailan ito makakapaglarong muli. Magdedepende nga daw po ang lagay ni Miles Turner ngayong season sa magiging resulta ng mga gagawing pagsusuri sa kanyang paa. At kung sakali man nga pong hindi maging maganda ang kanyang pangangatawan, ay posible nga hindi ituloy ng Los Angeles Lakers ang pagkuha nila kay Miles Turner. So yun lang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV.